po sa karera na to. Nicole Pareja. And then, ito pong, okay, Nicole Pareja. And then, Felipe Marcelo, John El Carcueva, and Ronnie Lantita. Ang apat po na siklista na nandito ngayon sa harap ni Sir Nick. So, ito, pakiramdaman, sariwang-sariwa yung dalawang rider ng Go For Gold, ha? Tignan mo, Mr. Rick, ilalapit ko ng konti. Ilalapit ko ng konti, o, tignan mo. Kasi papahinga sila sa likod, mautak yung Go For Gold, ha? Mr. Rick, talagang hindi nila pinapalitan yung trahang ko. Si Felipe Marcelo, lasipas, Mr. Rick, eh. Na hindi nga maibalik pa ni Felipe. Tignan mo, hindi pa maibalik ni Felipe yung kanyang jersey, o, hindi niya purit pa i-zip. Yeah. Oh, yung pula ngayon, nagiging assume ito na yung pula, no? Yan ang A, mga kaibigan. Alam mo, dati, Mr. Rick, yung Go For Gold, no? Dati, alam mo, tira lang ng tira to, eh. Hindi sila nag-i-intelligent cycling. Pero ngayon, ano, by the looks of it, ito, no, mautak na, magkukulang na. Nakita din ang last pagka si Felipe, so hinaharangan na nila, ang ganda ng pwesto nila, oh. Hindi sila tumatrangko, pero pinagintaan nila itong dalawang 7-11 riders. So, talagang makikita nila agad yung dalaw. Sige mo, Mr. Rick. Ayun si Jordan Carcueva, pinusukan yung dalawa. Tapos ito si Onila, nakapantay sa likod. So, binapantay ang laro na lang kita yung likod. Binapantay, iniisip ka kanya kung may tatakas. Kasi ang takas yan, Mr. Rick. Kung sakasakari may tatakas, ito, dito titira yan sa kaliwa o sa kanan. Diba? Ito, roon na lang kita, nakapantay lang sa likod. Ayan, Nicole Pareja, lakas nito, Mr. Rick, ha? Kanina pa nakatrahan ko to. Itong rider number 13. Product to ng Larga Pilipinas, Mr. Rick, eh. Masari sa Larga Pilipinas sa ating tumbasan to, eh. John El Carcueva. Siya po may pinakamalakas yan. Ayan, ha. John El Carcueva, mukhang bumipigas na. John El Carcueva, mukhang lumalayo na. Mr. Rick, mukhang umiya. Siya pong papalapit kayo sa, ha? Kung ano yung kakayahan. Nandito na kami sa junction, Mr. Rick. So, we're about to hit the finish line. Alakayo. Alakayo na. Tama yung dami. Alakayo na. Nasa junction na kami. Ito, John El Carcueva, Mr. Rick, hindi ko alam kung anong plano nito. Pero pumapwesto na siya, binubulabog na yun, Nicole Pareja. Matakas sa kanan, ha? Hindi pa hinahabol ng GoPro Gold to, ha? Oo, ayun, hindi alam ko. Ayun na, tumatakas sa si Nicole Pareja. Pero tinitikita na siya nito po nga si Ronnie Lantita. Malino ba, Mr. Rick, ang signal namin? Malino, maganda na description. Maganda ang larawan to. Para ito, maganda itong ginagawa ng Go For Gold po. Palitan, 7-11, Go For Gold, 7-11, Go For Gold. Nag-aamuya na. Ito po dalawa, apat na siklis sa harap. Plus, dalawa, isang under 23 ito, that's Nicole Pareja. At ito po nga elite rider, 3.5 kilometers to the finish line. So, pakiramdaman, nakikita mong umuupos ng lakas. Yung apat na siklis na natin, ayaw nilang umuupos ng lakas. Ayun, si Nicole Pareja, tumitika sa kanan. Pero hinabon siya agad si John El Carcueva. Tignan natin. Nicole Pareja, umiinom na. Ilan ang distansya? It's 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. Ang one... Yes, boss. Mr. Rick. 3 kilometro pa. Mr. Rick, 1 minute and 5 seconds ito. Mr. Rick, ang layo nila. 1 minute and 5 seconds. So, ito yung pagkakasalasalansa nila ngayon sa lansangan. Carcueva, Pareja, Marcelo, at saka ito po si Ronnie Lantita. Kasi hindi ako makukulit kung si Ronnie Lantita pa kukuha rin ng station to, eh. Oo. Nagpahinga na. Nakapahinga eh. Oo. Papahinga sa likod. Eh, utak yan eh. Yan yung sinasabi natin eh, no? Hindi pwedeng mountain climber ka, hindi pwedeng downhill ka, hindi pwedeng street ka. Kailangan may intelligence ka. Nakakover diba? Siya. Nakakover, oh. Over, oh. Oo. Over na pa-over sa hangin eh. Mabilis na, si John Mark Camino, papalapit sa'yo. John Mark Camino, papalapit sa'yo. Take it away, Snow. Dababi, sino yung dumitikit sa'yo? Sino yung, ayun ka na yan, Navy? Putahan natin. John Mark Camino, John Mark Camino. Rider number 199, approximately 10 meters behind. 10 meters behind, nakikita na kayo. Take it away, Snow, John Mark Camino. Mr. Rick, lima na ang ating breakaway. Nicole Pareja, John Mark Camino. John El Carcueva, Felipe Marcelo, and then ito po nga si Ronnie Lantita. And ito po nga si John El Carcueva, tumakas mga kaibigan. Tumatakas si John El Carcueva. Malapit na po tayo sa finish line. 600 meters to the finish line. John El Carcueva, now trying to skip, and he is now ahead by about 200 meters. Now ito po nga si John El Carcueva. It's coming in hot, mga kaibigan. 450 meters to go. Malayo na si Carcueva. It looks like he will own this stage. Pero we still don't know. Anything can still happen. We still have 350 meters to the finish line. 350 meters to the finish line. And Jordan Carcueva now saying hi and hello. Liga, Liga.
sinisiri pa kayo ni Kuran. Malayo po kayo ni Kuran. Jaka. Enjoy ng kakweba. Mga kaibigan, it's now approaching the finish line. We can already smell. Ito po si Tito Art, yung cameraman natin na nakapantay. The finish line, oi, aharangin po natin sa kandiretso mo. And now, enjoy ng kakweba, mga kaibigan. He's still 75 meters away from the finish line. But he's already making his win in victory. Jordan Carcueva, of course, for those ruling the most important lap, the most important stage, the most important event of our race. Jordan Carcueva, of course, for those, ladies and gentlemen, coming out of nowhere to rule this race. Okay. Look at Jordan Carcueva. Okay. So, yeah. Pasa tayo kay Mami. Mami, pasa tayo. Nicole Pareja will take or conquer the Miss Under 23 as he has just passed our finish line. Congratulations, Nicole Pareja, for conquering and dominating the Miss Under 23 category. Back to you, Sto. Back to you, Sir Rick. Okay. So, yes, thank you so much. Okay, Mr. Rick, ito po si Jordan Carcueva. Teka lang, interview natin si Jonel. Alam mo, Mr. Rick, very emotional itong panalo na ito ni Jonel. Matatandaan mo sa Ronda last year, he was the red jersey, but he lost the leadership in this particular location, in this particular city. No, and now, he is redeeming himself. Jonel, maganda nga po sa'yo. Miiyak si Jonel. Miiyak siya. He is enjoying ito pong kanyang victory. No, and he is trying to heal yung kanya pong panalo. Isang taon. Isang taon niya tiniis yung kahihiyan. Tears of joy. No, he's just trying to show. Alam mo, Mr. Rick, kahapon nakapanayan pa natin si Mr. Jeremy Go, no? Yung kanila pong Petro. Nagsabi ni Jeremy Go, sawa na ako sa pagiging developmental team namin. Hahanapan ko kayo ng panalo ng tagumpay. At eto nga, Jonel Carcueva, no, mga kaibigan, no, answering to the call, not to the challenge of Mr. Jeremy Go. Jonel, ano pakiramdam para sa'yo? Mahina ang sound mo. Mahina audio mo, Isno. Isno. Bobby, pakiyok mo yung ano mo. Ito na. Pakiyok mo yung ano mo. Bobby. Okay. Bobby, open mic mo. Ayan. Okay, ulitin mo lang. Ano si... Okay, enough na niya. Okay, so Jonel, unang-una, ano, gano'ng alaga rin itong panalo na ito para sa'yo? Super importante talaga ito kasi hindi ko na-expect na ganito mga ano eh. Mayayari ganito kasi sa baba, pinapagalitan na nila ako. Lapit mo yung mic mo. Kasi nga hindi ako nakasama sa harap. Sabi ko, lalo na kuya, pipilitin ko yun para sa inyo. So sinasabi ni Jonel Carcueva, Mr. Rick at mga kaibigan, na sa baba pala, siya ay napagalitan kasi hindi siya sumama sa breakaway. So anong ginawa mo nung pinagalita ka? Si Coach ba yung nagalit? Hindi, si Kuya po, tsaka yung mga katim ko na iba. O, tapos ano sabi nila sa'yo? Sabi nila, pagkasi iniintindi mo yung kapatid mo. Sabi ko lang, hindi Kuya, hindi ko iniintindi yung kapatid ko, ano lang. Kumbaga, pinapabatang ko sa harap kasi sa likod putol-putulan po eh. So si John Bray kasi nag-breakaway kanina eh, no? Si John Bray. Hindi, si ano, si John, yung William. Oh, si John William. So, 23. Okay, pero saka humabol kasi kanina it was baba pa lang po, baba. Oh, hindi, pero galing ka sa may third group eh, no? Tapos, ang nasa harap lang kanina, dalawa na. Si Felipe Marcelo tsaka si Nicole Pareja. Paano ka sumunod? Saan ka? Doon na po sa ahon. Yung start na po sa ahon. Bumanat po si Lim tsaka si ano, si Camingaw. Sinundan ko na lang po. Uh-huh. Ayun, tuloy-tuloy ko na lang po. Di ko na sila sinundan sa likod. Pero naiwan mo. Matitindi climber yung mga iniwan mo, ah. Jonel. Di ko rin in-expect po kasi na ganito eh. Na tuloy-tuloy yung ahon ko. Pero pinapulikat na po talaga ako sa baba. Sinasabi ko na sa kanila. Ano, na Sea Games, pinulikat ka rin dito eh, no? Sa Tagaytay. Pero paano mo iniwan sila Camingaw tsaka si Rustom Lim, parehong mountain climber yon? Iniisip ko lang po na para sa team 2 kay ko tsaka kay Sir Jeremy po. Yun po ang inano na sa anak ko tsaka anak ko nga, pamilya ko rin po. Okay, pero kagabi, parang sabi ni Mr. Jeremy ko, ayoko na ng developmental team, ayoko na ng youth award. Gusto ko panalo at eto, nanalo ka nga ng stage. Opo, di ko talaga na akalain kasi pinupulikat ko tsaka iniisip ko na lang, bahala na to, rimati kong rimati na lang. Mm-hmm. Kasi lahat ng nasa harap ko rin si pinupulikat na rin, may tamado na rin po eh. Pero mas grabe po yun sa akin kasi naghahabol po ako eh. Pero sa last 600, doon ka talaga humiwalay na kailan ni Paul. Opo, last 600. Anong inisip mo nun? Sabi ko,
ito, all out na po ito, bahala na to. Kalas kong mano, abutan kong abutan. Eh buti hindi ka nahabol yung dalawa, paano mo sila iniwan? Tsaka si Kamingaw. Tinitiis ko na lang po, pinipikitan ko. Interval ko po talaga. Kasi yung ensayo po namin, grabe talaga interval ko po eh, haba-haba po eh. Baba taga dulo po yung interval ko, kaya yun na lang iniitiis ko rin. Okay, Mr. Rick, Pride of Cebu, na ano to, kalahi ni pagnanawan ito, ano? Baka may gusto kang batiyan, pasalamatan. Paalala mo, Snow, yung karanasan niya last year. Hindi po kami binabayaan. Wala pong aberya po sa amin. Saka, sinasamat ko rin si Sir Jeremy Go, saka si Coach Ed, saka si head coach po sa amin ni ano, Cornel Walda, saka si kapitan namin si Dominic, saka yung katim ko, si Elmer, si, basta lahat. Saka yung mga bossing ko sa Cebu, salamat din po sa inyo. Di nyo ako pinabayaan. Nung bago pa rin po ako. Ito po ngayon, nagbunga po ng mga ano ko. Mga, hindi ko inaasahan ng ganito. Okay. Salamat sa iyo, Jonel. Si Jonel, karakoy ba eh, naakap siya ni John Mark Kamingaw, yung kanya po nakakaribal kanina, nasa bundok, Mr. Rick. So, ayan, ano, so Jonel Carcueva, no, finally sealing a victory para sa kanilang team, no, and ayan, inaakap siya ni Coach Ed Swalda. This is really an emotional moment, no. Nag-iiyakan po sila, no, dahil sakto. Kung sinabi ni Mr. Jeremy Go kahapon ito. Pakinggan natin sila. Salamat itong tayo po. Okay. So lahat na iyak. Pati ko na iiyak eh. Okay, para ako nanonood doon ng probinsyano. Okay, anyway. Coach, ano, ba't ka na iiyak?